Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, itong pag-drawing ng wrench o ng yabe sa Tagalog. Ito yung drawing exercises natin ngayon mga boss dito sa AutoCAD, no? Kaya lang mga boss, bago tayo mag-umpisa, no, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama niyo na rin po yung like at saka notification bell. Ang una nating pag-uusapan mga boss, no, dito sa exercises natin sa AutoCAD, etong mga dimension na nakikita natin, eto mga boss ang haba niya, no, 100 mm center to center ng mga circle, no. Tapos sa meron siyang radius etong sa kaliwa na 16 mm, yung maliit na circle merong radius na 13 mm, no. So, dito naman sa kabila, radius is 15 mm, yung maliit is radius 9 mm, no? Ang lapad ng hawakan mga boss ay 11 mm. So, millimeter yung unit natin mga boss. Tapos, pagdating dito, yung opening nitong sa kanan ay 13 mm, no? Tapos, ito naman ay 17 mm. Yung dalawang yan, meron siyang angle na 17 degrees. So, parehas, no? Tapos ito naman, 47 mm yung radius. Ito naman sa kabila ay 23 mm, no? Ayan yung mga dimension na nakikita natin dito, no? So, unahin natin, no, yung paggawa ng 100 mm center to center, no? Ngayon, ito, magla-line lang tayo rito. 100 mm. So, madali naman gawin ito mga boss, no? Tingnan lang natin yung technique. Medyo mahirap lang tingnan, no? Pero pag ginawa na, madali naman, no? Circle, ito, ang radius nung malaki ay 16 mm, no? Yun namang maliit, ang radius ay 13 mm, no? Sa kabila naman, ang circle, no? Ang malaki ay 15 mm, yun namang maliit ay 9 mm naman, no? Sundan lang natin yung mga sukat, no? Ngayon na una na nating gawin itong hawakan, no? So, ang lapad nito is 11 mm. Ibig sabihin, mag-o-offset lang tayo ng 5.5 mm kabilaan, no? 5.5 plus 5.5, 11 mm na 'yon, no? Tapos dito, meron siyang radius na 47 mm. Pili lang 'yan mga boss, no? Radius 47 mm, no? So, ipili natin ito at saka itong line, no? So, ganun din dito sa kabila. Ayan. Pagdating naman dito sa kabila, ang pili radius niyan ay 23 mm. Pili din radius, R4 radius. Ilagay natin is 23 mm. Ito, 23 ito, no? At saka ito, 23 yan, no? Pero i-dimension muna natin, no? Kung tama yung haba niya na 100 mm, no? So, ibig sabihin, tama siya. So, pwede na nating i-erase ito. I-check na lang natin kung 11 mm itong lapad ng hawakan, no? So, ayun, tama naman siya, no? Ngayon ang gagawin natin mga boss, no? Gawin na natin itong bibig nito, no? Yung opening na 13 mm, no? Tapos meron siyang angle na 17 degrees, no? So, kung titingnan, mahirap gawin, no? Pero sa totoo lang, madali yan. Kasi ang technique dyan mga boss, magla-line lang tayo rito. Tapos kung ano yung opening, i-offset lang natin ng 13 mm, no? Tapos magdo-draw lang tayo ng line dito. Tapos since 17 degrees ito mga boss, dito na natin i-rotate yan, no? Ng 17 degrees, no? So, ang gawin natin, rotate, RO. Tapos click tayo rito, 17 degrees, no? Ayan. Tapos imumove na natin. Hawakan natin sa midpoint nito, tapos ilagay natin dun sa center naman ng circle, no? Ayun. Ngayon ang gagawin natin, i-extend natin yung dalawang line na 'yon, no? So magiging guide kasi natin 'yan, i-extend natin 'yan. Tapos yung circle na ito, i-move natin, no? Hawakan natin dito papunta ron, no? Ayun. So ngayon training na lang mga boss, no? Lilinisin na lang natin. Ito, lilinisin ito at saka ito. So training na lang 'yan, no? Ito pala at saka ito, yung arc na yun, no? Yun yung ititrim, no? Para ma-check natin kung 13 mm nga ito, no? I-dimension aligned lang natin, no?
Dapat 13 mm ito. Ayun, tama, no? 13 mm, no? Ngayon, ito, para magawa naman yon, same procedure lang mga boss, no? Parang ni-review lang ito, no? So, ganito lang, maglaline lang tayo rito. Tapos, offset naman natin this time, 17 naman, no? So, offset, 17 mm. Ayun, maglaline tayo rito. Parang ni-review lang yon. Tapos, ito naman, this time, magro-rotate din tayo ng 17 degrees, no? Rotate. Click. O, 17 degrees din, no? Parehas lang naman yan. Tapos, imumove natin, no? Imove natin, hawakan sa midpoint. Tapos, papunta dun sa center ng circle, no? Ito. So, kung nag-extend tayo rito kanina, mag-extend din tayo rito, no? Extend natin ito. Ayan, no? Kung nag-move tayo rito, eh, imumove na rin natin itong circle na ito, no? Hawakan natin dito, papunta rito. Ayan. So, trimming na lang tayo, no? Lilinisin na lang natin. Ito. So, linis-linis na lang. Yung mga hindi kailangang line, no? Tsaka arc. Puputulin na natin, no? Ayan, no? Ayan. So, nagawa na, no? Ayan. Check natin kung tama yung mga dimension, mga boss, ha? I-dimension na rin natin ito. Dapat ito, 17 na millimeter ito. So, tumama naman, no? So, yung mga radius, unahin na rin natin. Ito, radius ito, 16. Dapat tumatama yung mga yan, no? Ito, 13. Ang radius nito is 47 millimeter. Tapos, yung sa kabilang radius ay 23 millimeter yan, no? Ito naman, ang radius nito ay 9 millimeter, no? Tapos, ano pang radius? Ito naman, ang radius naman ito ay 15 millimeter, no? Ito naman, yung paglagay ng angle nito, no? Leader lang naman ito, no? So, pwede nyong i-type yung LEA. Leader. So, para mailagay natin na ito, 17 degrees ito. So, pwede nyong ilagay na ganon. Tapos, enter. O, i-type nyo na rito, no? So, ang angle is 17 degrees, no? I-type lang natin, 17. Tapos, yung paggawa ng degrees, mga boss, no? Percent, tapos D lang yan, no? Ayan yung degrees. Then, enter, no? Ayan, no? Angle is 17 degrees, no? So, parehas lang nun, no? 17 degrees din, no? Leader yon. Click. O, pagkatapos sa enter, o, i-type nyo na yung gusto nyong i-type, no? Angle is 17. Yung degrees is percent D. O, tapos dalawang enter lang, no? Lalabas na yon, no? So, sana nakatulong itong video na ito, no? Para makakuha kayo ng konting technique, no? Para mapabilis itong paggawa ng mga ganitong exercises. Ang una nating gagawin dito, mga boss, gagawin muna natin itong mga green na ito, no? Itong mga green line na ito. Ito munang labas, no? So, mag-uumpisa tayo dito sa 108 mm na ito. So, magla-line tayo. Baguhin ko muna yung color sa green. Then, line, enter. O, click lang ako dito. Tapos, i-type natin 108 mm, no? Tapos, ang susunod na gagawin natin, itong 15 mm na ito na pataas. So, type lang natin 15. Ang susunod, itong line na ito, ang haba niya is 42 mm. Ayan, no? So, 42 mm. Ang susunod, ito naman, yung 70 mm. Pataas, no? 70. Pagkatapos sa 42 mm uli. Pagkatapos pataas, so 15 uli siya dito, no? 15 mm. Pagkatapos ito namang 130 mm, no? 130 mm, then enter. Ayun.
So, stop muna tayo ron. Gagawin natin itong circle na ito. Baguhin ko lang yung color. Circle. Ang radius niya is 10 mm. So, type ko lang 10. Tapos, ito namang radius na ito is 20 mm. No? Circle. 20 mm. Ayan. Ang susunod na gagawin natin, ipipiliin na natin ito. Ang radius is 70 mm, no? So, pili, ang radius is 70 mm. Ayun siya, no? So, match properties lang natin. Ito yon, no? So, 70 mm ito, ginaya natin yon. Ayan yung pili. Na-discuss naman natin yung pili kuman mga boss. So, ina-apply na natin dito, no? Ang susunod na gagawin natin mga boss, ito namang circle na ito na ang radius ay 10 mm, no? So, circle tayo. Ngayon, gagamitin na natin ngayon yung option na 2P netong circle, no? So, click lang natin itong 2P, 2 point yan, magmula rito. Kung ang radius ng circle is 10 mm o ang itatype natin ngayon yung diameter niya, no? Kasi nag-start tayo sa quadrant ng circle papunta dun sa taas, no? So, ang diameter niya is 20 mm. Then enter. Ayan yung option ng circle na 2P. So, ngayon, mag-line na tayo, no? So, line, enter, shift, right click. Gagamitin na natin yung object snap na na-discuss natin before, no? Itong tangent. So, tangent siya rito. Tapos, shift, right click sa mouse. O, tangent uli siya dito sa kabilang circle naman, no? Ayan. So, ngayon, na match properties tayo. Baguhin lang natin yung color nito. O, tapos, trimming na lang tayo, no? Titrim natin ito at saka yun. So, ibig sabihin, tapos na yung line sa labas, no? So, ang susunod, gagawin naman natin ito naman, no? Itong isang ito, na ang haba niya, 35 mm, magmula rito hanggang dito, no? Ayan, 35 mm siya. So, offset tayo ng 35 mm. Magmula rito hanggang doon, no? So, yung lapad naman niya, ito, magmula rito hanggang doon ay 8 mm. Offset, 8 mm. Magmula rito hanggang doon, no? Pero ang radius niya, ito. 4 mm. So, pili tayo, ang radius is 4, no? So, ayun na yun. So, pag nagawa naman yung isa, mirror na lang, no? Ayan yung mirror command. So, ina-apply na natin ngayon, pina-practice na natin ngayon yung mirror command, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin, itong dalawang circle na ito, no? Ang distance niya, center to center, ay 40 mm. So, ibig sabihin, maglaline tayo rito sa gitna. Kung 40 mm yan, mag-offset tayo ng tigti 20, no? So, offset, 20 mm sa taas at saka sa baba. Ayun, so 40 yung total, no? Magmula naman dito hanggang dito, meron siyang 12 mm. Ito yun, no? Nakikita naman natin, offset ng 12 mm. Magmula rito hanggang doon. So, ibig sabihin, ang center ng circle natin, ito. Ayun, no? Na ang radius ay 5 mm. So, circle, dito tayo, 5 mm, no? O, ayan na yung circle natin. So, erase na natin ito. Once na nagawa naman kasi yung isa, o, discuss na natin yung mirror na naman, no? O, ayan na naman yung mirror, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin, etong circle na ito, no? Ang radius ay 15 mm naman. So, nasa gitna siya ng dalawang point na ito. Ang radius is 15 mm. Magagamit na natin ngayon yung object snap na mid between two points. No? Magagamit natin yon. So, dito sa circle na ito, circle, enter. O, ito na yung papractice natin. No? Shift right click sa mouse. O, gagamitin natin ito. Mid between two points. Aling points yung dalawa? Ito at saka ito. O, ayun na yung center ng circle, no? Na-discuss ko yan nung previous video, no? So, ngayon, ang radius niya is 15 mm. Ayun.
Instead na gumawa tayo ng line dito, tapos gagawa ng circle dito, o yung option na yon na mid between two points, yun na lang yung ginamit natin, no? Ngayon, ito naman, ang gagawin natin, no? Center to center, meron siyang distance na 45 millimeter. So, magagamit na natin yung copy. Magmula rito sa center, 45 millimeter. Then enter. Ayun, no? Tapos, ngayon, itong susunod, 65 millimeter naman. So, magagamit na naman natin ngayon yung object snap option, no? Shift right click. O, na-discuss ko nung previous video, itong option na prom, no? So, prom center. Tapos, magmula rito hanggang doon, 65 millimeter naman siya, no? 65, then enter. O, yun. So, center to center, 65 millimeter. Para ma-check natin kung tama, no? So, magda-dimension tayo. Linear. Ito, magmula rito hanggang dito sa center ng circle na ito, 42. So, ayun siya, no? Tama. Tapos, check natin yung iba pa. Iko-continue na lang natin. Magmula rito hanggang doon, 45 millimeter. So, tama na naman siya, oh, no? So, ito, 65 millimeter. So, tama naman siya. So, ibig sabihin, yung mga option sa object snap na ginamit natin ay tama, no? So, ngayon, i-dimension na rin natin ito. Magmula rito hanggang dito sa center ng circle na ito is 130 millimeter. Ayan, no? Ayan. So, ngayon, stop muna tayo sa dimensioning. Na-check naman natin na tama ito. Ngayon, gawin na natin ito. Maglaline tayo rito. Quadrant to quadrant. Tapos, quadrant to quadrant. O, tapos, titwin na lang natin, no? Itong nasa loob. Ayan, no? So, ngayon, para yung kapal makuha, max properties na discuss naman natin. I-max properties natin ito. Ayan yung kagandahan ng practice sa drawing, mga boss, no? Yung mga previous sa command, nagagawa natin dito, no? Hindi lang yung dinidiscuss ako ng command, no? Discuss ako ng discuss, pero hindi naman natin ginagawa dito sa actual drawing, no? Ayan ang advantage ng gumagawa tayo ng drawing exercises, mga boss, no? Ang susunod na gagawin natin, lagyan na natin ng dimensioning, no? Kung tama yung pinanggagawa natin. So, magda-dimension na tayo, linear, nung una, no? So, ito, ang distance nito hanggang dito ay 8 millimeter. So, tama siya. Magmula naman dito hanggang dito ay 12 millimeter. So, tama na naman siya, no? Ito, center to center. Pwede rin quadrant to quadrant, no? 40 millimeter yan, no? Tapos, ito naman, end to end nito, 70 millimeter naman. So, tama naman, no? Nakikita natin. Tapos, ito naman, 15 millimeter. Ayon. So, tama siya, no? So, magmula naman dito, hanggang dito is 35 millimeter. So, tama na naman siya. Tapos, annotate na lang tayo, dimension continue, hanggang dito, 108 millimeter, no? Tapos, alin pa, no? So, kung titingnan natin yung mga linear dimensioning, tapos na. Ito namang mga radius ang ilagay natin. Punta tayo sa dimension radius. Ang radius nito ay 5 millimeter. So, tama siya. Ang radius naman itong nakapili na ito ay 4 millimeter. So, tama siya, no? So, ito naman, 10 millimeter. Tama na naman siya. 15 millimeter ito. Tama na naman. Ito, 15 millimeter. Tama na naman. Ito, 10 millimeter. Tama siya. Ito, 20 millimeter. Tama na naman siya, no? So, kung titingnan natin, mga boss, i-check natin. Ito, no? Hindi pa nalagyan, 70 millimeter. So, tama naman siya, no? I-check natin. Itong mga radius, ito, tapos ito,
etong dalawa, eto, etong dalawa. Tapos sa yung mga linear dimensioning, eto, eto, at saka eto. Etong dalawa, at saka itong tatlo dito. Tapos sa eto naman, at saka itong dalawang eto. Eto, eto yon. Pag-usapan naman natin ngayon itong susunod na drawing exercises natin sa AutoCAD mga boss, no? Itong nakikita natin ito. Ang una natin gagawin mga boss para magawa ito, gagawa tayo ng guideline muna, no? Maglaline tayo. So, ito yon, no? Match properties ko muna. Ito yung model line. Ito yung igagaya. So, ang una natin gagawin mga boss, ito munang circle na nasa loob, no? Ito munang loob ang gagawin natin. Uunahin natin gawin itong mga nasa loob, no? Kagaya nito, ang circle na ito, ang diameter niya ay 20 mm, no? So, circle muna. Tapos, click. Ang diameter ay 20 mm. Ngayon na ito naman, ang susunod na circle, ito ang radius naman nito, nakikita natin ito 16 naman, no? Circle, ang radius ay 16. Ito 'yon, no? Ang susunod na gagawin natin, ito namang nasa baba, no? Ang radius naman ay 7.5 mm, no? So, ang gagawin natin, magdo-draw tayo ng line dito. 40 mm ang distance niya, no? Ito, nakikita naman natin, 40. Ito yon, no? So, magmula rito hanggang doon, 40 mm. Ngayon, ang radius nito ay 7.5. So, ibig sabihin, ang diameter niyan ay 15 mm, no? So, magsi-circle tayo. Gamitin natin yung option na 2P. Ito yung start. Ayan, no? Ang susunod na endpoint, o gawin natin, type natin 15. So, ibig sabihin, 15 yung diameter niyan, no? Para ma-check natin, dimension tayo. So, magmula dito hanggang dito, dapat 40 mm yan, no? So, ayun siya. Tumama siya, no? So, check na rin natin yung radius niya kung tama. Dapat ang radius niyan is 7.5 mm. So, tumama naman siya, no? So, ito yon. Ang diameter ay 15 pero yung radius ay 7.5, no? Ngayon, gawin na rin natin itong line na ito. Itong kabilang line na ito. So, maglaline lang tayo. Tapos, shift right click. Gagamit tayo ng object snap na tangent, no? Tangent siya sa circle na ito. Tapos, tangent din siya dun sa circle sa baba. So, ayan yan, no? So, pag nagawa na yung isa, mi-mirror na lang tayo, no? Siyempre, gawa na yung isa, mi-mirror na lang natin. So, ngayon, iti-trim na lang natin ito para magaya yon, no? Trim. O ito. Ayun, so, nagaya na, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin, ito naman, no? Itong rectangle na ito. Magmula rito, ang distance niya is 14.5 mm, no? So, maglaline muna tayo rito. Mag-o-offset tayo ng 14.5 mm. Ayan, no? Magmula naman dito hanggang doon, 10 mm naman, no? Offset na naman, 10 mm. Ayan. Ang lapad naman niya, 2 mm. So, ibig sabihin, mag-o-offset ako ng 1 mm kabilaan, no? Ayan. Tapos, i-extend lang natin itong line na ito. O, pwede na tayong mag-trim, no? Type lang natin yung TR. O, lilinisin na lang natin yung mga line na hindi natin kailangan. Ayan yun, no? Ayan yung back sa taas. Ito na yun. So, kung magda-dimension tayo, dapat 14.5 tsaka 10 ito, no? So, check na natin para sigurado. Habang ginagawa natin ay dapat tama ito. Magmula rito hanggang doon, dapat 10 mm ito. So, tama siya, no? So, wala pa namang mali sa ginagawa natin.
Ang susunod na gagawin natin mga boss, ito namang nasa side na ito. Ito yung medyo may kahirapan ng konti, no? Pero kung i-analyze natin, mabuti. Madali lang ito, no? So, gagawa lang tayo ng guideline dito sa 50 mm na ito. So, ibig sabihin, maglaline tayo rito. Pagkatapos, mag-offset tayo ng 25 mm kabilaan, no? So, offset 25 mm dito at saka doon, no? Tapos kung i-dimension natin yan, dapat 50 mm yan. Ayun, tama naman siya, no? So, yung line na ito, ito yung magiging guide natin, no? Ayan yung magiging guide natin. Tapos dito, ito, naka-align siya rito yung isang circle, no? So, magiging guide ito, no? So, ito yon. Tapos yung isang quadrant ng circle, nandito siya. Papunta naman sa taas. Ang diameter naman nito ay 13 mm. So, ibig sabihin, circle na naman tayo. Tapos, gamitin natin yung 2P. Ito yung isang quadrant, papunta dun sa pangalawang quadrant. Ang tatype natin is 13. Ito yon, no? Tapos, ito namang circle na ito, ang radius is 2.5. Circle tayo. Sa center naman ng circle na ito, ang radius ay 2.5. Ayan yan, no? So, ibig sabihin, iti-trim na lang natin yung line na ito. Ayan, ito na yan, no? Itong portion na ito. Ngayon, ito, imi-mirror na lang natin ito para meron sa taas, no? So, ganun lang yon. So, ginawa nating guideline ito, vertical, no? Kasi ang horizontal, ito na yon, no? Tapos, imi-mirror na natin. Ito yon. So, meron na sa taas. Ito yon, no? Ngayon, gawin na natin itong arc na ito at saka ito. Na ang radius naman ito is, ayun, no? 16, no? So, circle tayo. Gamitin natin yung tangent-tangent radius. Tangent siya rito. Tangent siya ron. Ang radius is 16. Na-discuss naman natin yung option ng circle na tangent-tangent radius, no? So, i-trim na natin ito. Ayun yan, no? Tapos, ito naman, circle din ito, ang radius ay 16. So, ibig sabihin, circle, tangent-tangent radius na naman, tangent siya rito, tangent siya rito naman sa kabila, ang radius is 16 din. Ito na yon, no? So, iti-trim na natin. Ayun. So, wala nang problema, no? Kasi, pag nagawa naman yung isa, meron naman tayong command na mirror. Ayan yung maganda sa mirror. Pag nagawa yung isa, may mirror na lang, no? So, ito. Bago pala natin i-mirror, mga boss, meron pa siyang arc dito na ang radius ay 16. So, ibig sabihin, circle na naman. Tangent-tangent radius. Tangent siya rito. Tangent siya ron. Ang radius ay 16 din, no? Ayan yung advantage ng alam natin yung circle na tangent-tangent radius, no? Ayan. So, once nagawa yan, so yun, pwede na. Kasi kompleto na. Mirror na lang, no? Base point dito, papunta rito. Ayun na yun, no? Ayan yung mga circle dun sa side na yun at saka yung mga arc, no? So, para sigurado tayo, maglagay tayo ng dimension, no? Dapat tatama yung mga dimension na ilalagay natin, no? Pag hindi tumama, ibig sabihin, mali yung pinanggagawa natin dito, no? So, lagyan natin ang dimension ito. Magmula rito hanggang doon, ang dimension niya, yung diameter niya ay 20, no? Tapos, circle, ito naman, ang radius niya ay 16. Ayun, no? Tapos, ito, ang radius niya ay 16 din. Ito yan, no? Ang radius nito ay 16 din. O, tumatama naman, no? Tapos, radius nito ay 16 din. Ayan. Ang radius naman nito ay 2.5. So, wala pa naman tayong mali. Ito, 10, 14.5. Tapos, ito naman, dapat diameter natin dito ay 13, no? Ito, diameter ay 13. So, tama naman, no?
So wala tayong mali dito, no? So tumama lahat ng dimension natin. So ibig sabihin, tama, no? Pati ito, meron pang natira. Dapat ito 2 millimeter ito. Ayun, tumama siya, no? 2 millimeter, no? Kung gagawin natin ito, i-analyze muna natin. Ang una natin gagawin, mga boss, no? Gagawa muna tayo ng center line, no? I-match properties lang muna natin para parehas. Ngayon, ang susunod na gagawin natin, mga boss, gawin natin itong line na ito, o itong center line na ito, na 45 degrees. So, madali namang gawin yan, mga boss, na-discuss naman natin. I-on lang natin itong polar tracking, no? Tapos magla-line tayo. Click. Kung napansin nyo, mga boss, nakikita natin yung length at saka yung angle, no? So, since 45 degrees ito, kailangan makita natin yung 45 degrees. Pag nakita na natin, i-click na natin, no? Ayun, 45 degrees na. Click. Then, enter. O, i-match properties na lang natin. Iparehas natin na dito, no? Para ma-check natin na ito, 45 degrees, kunin natin yung angular dito, no? So, kailangan masigurado natin na ito ay 45 degrees. So, ito yon. So, ibig sabihin, tama siya, no? Ayan yung unang step. Ngayon, ito, meron din dito sa kabila. Since ito, 45 degrees din ito, no? Kung manggagaling siya rito, imi-mirror na lang natin, no? Ayun, na-discuss naman natin yung mirror command, no? Then enter, ito na yon. Ngayon, once na nagawa na ito, ang susunod na gagawin natin, itong tatlong circle, no? Unahin natin itong merong diameter na 113. So, circle, click dito. Tapos, ang diameter ito, D for diameter, 113. O, 113. So, ito yon. Ngayon, ang gagawin ko, i-match properties ko muna. Ito. Ito, no? Ayan yan. Ito kasi magiging guide din natin, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin, itong circle naman, na ang diameter ay 64. So, circle uli. Click. Ang diameter, D for diameter, ito, 64. O, ito na siya. Ngayon na, ang susunod na gagawin natin, ito namang circle na ang radius ay 27 naman, no? Circle, click, radius is 27. O, ito yon. Once na nagawa na itong tatlong circle na ito, no? Ito, ito, at saka ito, pwede na natin gawin itong portion na ito, no? Ang circle na ito ay may radius yung 10 millimeter. So, circle tayo rito, 10 millimeter. Ito naman, ang radius niya ay 13. O, circle na naman, dito siya, 13. Ayon. Ayon yung radius na 13. Ngayon, ang susunod na gagawin natin, ito naman, itong portion na ito, no? Meron siyang lapad na 10 millimeter. So, ibig sabihin, mag-o-offset tayo ng 5 millimeter kabilaan. So, 5 dito, 5 dito. Ayan. So, match properties natin. Ito. O, once na match properties na, iti-trim na lang natin. So, mag-trim tayo. Trim natin ito. Lilinisin natin. Ito, i-trim natin ito. Trim din natin ito. Isa lang naman ang gagawin natin dito pag nagawa yung isa. Pwede na nating i-mirror na lang yan, mga boss, no? Ayun, so nalinis na. Ngayon ang gagawin natin, gawin na natin itong portion na ito. Ang radius niya ay 20 millimeter. So madaling gawin yan, circle din yan. Kaya lang gagamit tayo ng tangent-tangent radius, no? Ito, tangent siya rito, tangent siya rito. Ang radius ay ito, 20. Ayun. Ngayon, ang gagawin natin, ito, gawin na rin natin ito. Circle.
tangent-tangent radius, tapos tangent siya rito, ang radius niya ay 20 rin, no? Ngayon, ang gagawin natin na trimming na lang. Trim natin ito, at saka yun, no? Once na nagawa na, lilinisin na lang natin din yung mga nasa loob, no? Gagayahin na lang natin ito. Trim ang kuman. Ito, ititrim din. Ito, ititrim din. Yung portion na ito. Ayun, no? So, maayos na. Ngayon na ang gawin natin, match properties na rin lang natin, no? Gayahin na natin ito. O, halos tapos na. Kasi ang gagawin natin, next step, imi-mirror na lang natin ito. Ayan yung technique dyan, no? Kaya importante yung mirror. I-review nyo yung pag-mirror kasi napaka-importante niyan. So, ititrim na natin ito. Ito, erase na lang natin yun, no? Ayan. Once na nagawa na ito, etong dalawa, para magawa yung kabila, o tama, no? I-mirror na rin lang natin. Napakagamit na gamit ng mirror command, no? Ayan. Enter. O, eto na. So, trimming na lang. Gagayahin na lang natin ito, no? Ayan yung technique dyan, no? Kaya isa sa pinaka-importanting command yung mirror. So, kung titingnan natin mga boss, parehas na, oh. Dimensioning na lang. O, check natin yung mga dimension. Unahin natin yung mga radius, no? Ang radius nito ay 13. Ang radius nito ay 10. Ang radius nito ay 20. Ito, radius rin ay 20. Gayahin natin yon. Ang radius nito ay 100. Diameter pala yun. No? Mamaya, gawin natin yon. Ang radius nito ay 32. Ayun. Ang radius naman nito ay 27. Ito yon. Ngayon, ito namang diameter. Punta tayo dito sa dimension, diameter. Ang diameter nito ay 113. Ayan, no? So, ito naman, linear ang gamitin natin dyan. Saka na lang natin i-edit, no? Ito, ang diameter niyan ay 64. Pero ginamit nating dimensioning is linear. Pero na-edit naman ito. Yung 64 na yon, ilagay natin dito ay yung diameter, percent-percent-C lang yan, no? Percent-percent-C. Ayan, no? Tapos, i-type natin yung 64. Ito yan. So, kung titingnan natin, ito, nakalimutan, itong dimension na ito, ito, aligned ito. 10 millimeter ito. Ayan. So, tumama naman siya. Yung mga dimension natin, nakita naman natin, tumama. So, ibig sabihin, ito, tama, ito, no? So, checking na lang. Okay, so, nakita natin, na-check natin na yung mga diameter, yung radius, tsaka yung iba pang mga dimension, parehas naman, no? So, ibig sabihin, itong ginawa natin ay tama. Ang pinaka-lesson dito, mga boss, gagawin mo lang yung isa, tapos pag nagawa na yung isa, imi-mirror na lang, no? So, kung apat man yan, mi-mirror yung isa, tapos mi-mirror na lang yung dalawa. Ganon, no? So, ibig sabihin, a-analyze mo muna yung ido-drawing, saka ka mag-uumpisa. Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nakatulong itong video na ito dito sa drawing exercises natin dito sa AutoCAD, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no? Yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.